Acrophobic M1 Aftermarket Exhaust. Totoo bang nakakadagdag ng speed ang aftermarket exhaust? Hinuhuli nga ba daw to? Ating pag-usapan yan dito na video at isali na lang din natin of course yung ating sound check at yung ating installation. Okay, unahin na natin sa installation. So ito ay isang slip-on exhaust. So ano ba yung slip-on exhaust? A slip-on is ito yung pinapalitan, hindi na yung kasaling elbow. So itong elbow natin, stock to. Ang size naman natin ng stock elbow is 36mm or 35mm. So dapat yung adapter nyo is 36 to 51mm. Kasi itong Acrophobic M1 is 51mm to. So kailangan siya ng adapter. So buti na lang sa binilan ko, meron siyang libre na adapter. So yung slip-on exhaust naman is meron siyang dalawang ito parang wire dito sa ilalim. Yan lang yung kailangan palitan natin at dito sa likod. Ayan, nakikita nyo, ayan. So yan lang yung wire. Then ang gagawin nyo, tatanggalin nyo lang yung tack exhaust nyo and lagay nyo yung adapter, lagay nyo to, lagay nyo yung wire. Then tapos, ganun lang. Sa pagtanggal naman ng stock dito, so before matanggal yan, ayan, iscrew-crew mo muna yun, itatanggalin mo na itong bolt dito at yung bolt dito, then malagay mo dyan. Okay, ganyan yung ating installation. Madali lang kasi slip-on exhaust lang naman to. So hindi na ako nagpalit ng elbow para iwas huli kasi kung naka big elbow na, naka M1 pa, so baka malakas na masyado. Okay, so ngayon sound check tayo. So meron tayong mic dito. But before tayo mag sound check, suggest ko lang talaga mag-wear kayo ng headsets or earphones. So bakit? Kasi usually yung sa mga nasa phone lang o ng mga speaker ng mga computer lang, wala masyadong bass. So maganda kung naka-headset talaga kayo para marinig niyo mas accurate talaga kasi itong muffler na to is bassy. So on muna natin. Ayan. So yung idle natin is nasa 1.5k RPM. So ayan, 1.5k RPM. Then yung nilagay ko yung mic ko dito sa baba para mas marinig. Ang ating sound check. Kailangan pa bang i-tune up to? So for safety purposes lang, so pa-tune up nyo na lang yung inyong carb pag lalo nagpalit kayo ng exhaust para matono nyo ng maayos. Kasi baka merong changes sa air mixture kasi meron siyang back pressure or so on. Pero technically naman, ang mga slip-on exhaust hindi naman kailangan ng tune up. Para lang siyang same ang airflow niyan sa stock. Kasi di ka naman nagpalit ng elbow eh. So yan yung napansin ko. So nag-research ako, sabi nila yung mga slip-on nila daw kailangan niya ng tune up. For safety purposes lang, pa-tune nyo na lang ulit para iwas sira makina. Okay? And ang tanong ng lahat, hinuhuli ba to? Ano ba yung hinuhuli? So first is yung mga pipe na lumalampas ng 99.9 decibels. Yan yung gano'ng kalakas yung ingay. And next is yung modified mufflers. So ito ay isang aftermarket at hindi siya modified. So ano bang kaibahan ng modified at aftermarket? So aftermarket is yung pag binili mo siya ng ganyan, ganyan na talaga. Yung modified naman is meron kang change from the word na modified. Note lang din, actually hindi kayo pwede hulihin na wala silang decibel meter. Kasi sabi nga ni Colbusita, if kilala nyo sila, hindi decibel meter yung tenga nila. Kung sasabihin lang nila loud pipe to, open pipe, huli agad yan. No, hindi yan siya actually pwede. Pwede yun siyang i-report kung gagawin yan nila na wala silang decibel meter. So dapat kailangan talaga nila muna niyan para matry nila kung lumalampas nga ba talaga to. Okay? So hindi nila pwedeng sabihin loud pipe lang or maingay lang. Okay? So ayan. So ngayon, itatry natin kung gaano ba kaingay itong motor na to. So meron akong in-install na app sa cellphone na sound meter or dB meter. So ginagamit niya yung mic ng phone. So marami akong nakita sa reviews accurate na to, but take it with a grain of salt since cellphone lang to, iba talaga yung galing sa decibel meter. Pero at least meron lang tayong estimation. So yan yung gagamitin ko. Paano natin i-test yung decibels nito by law? Unang-una, pag nagtatest tayo ng decibel meter by law, so dapat yung RPM nyo is nasa 2.5k steady. Eh, 2.5k. Dapat steady 2.5k yung RPM nyo para i-test sa decibel meter. Okay? So maling-mali if yung enforcer na magte-test ng decibel meter is bobo-babahin niya. Mali yan. Dapat 2.5k yung RPM. Tapos yung distance naman is 0.5 meter yung kalayo. So estimate nyo na lang yung 2.5 meter. So 1 meter is usually mga nasa ganito kalayo. 0.5 mga ganito. Then 45 degree angle yan. Hindi yun sa straight. So 45 degree angle either side. Hindi ako sure kung sa side ba, sa baba. Basta 45 degree angle. So ngayon iti-test natin kung lalampas ba ng 99 decibel meters to. So ayan, i-test natin ang app na to. So test natin 2.5k RPM na nasa 0.5 meters. So mga ganito kalayo. So ayan, nandito ang mic sa taas ng motor. Ayan, sige, go. Ipundo 2.5. So ayan, around nasa 70 lang. O try natin mas malapit para mas makita natin.
rating ng M1 natin. Pag-usapan natin bakit mababa, no? Bakit siya mababa? Tapos aftermarket to, dapat maingay to. So actually mas tahimik pa siya actually sa stock niya eh. Kung tatanggalin niyo yung silencer na stock niyo, kung compare niyo dito, so mas tahimik pa to actually compared sa stock. Pero for me lang, hindi naman basehan yung gaano kaingay yung tunog para mas maganda. For me mas maganda yung quality ng tunog kasi compared sa ingay sa akin lang, okay? Kasi yung stock, yung muffler niya is hanggang dito lang, mas maliit yun compared dito. Ganito kasi yan, pag mas maliit yung inyong canister, ang nangyayari yan, mas mataas yung kanyang pitch, mas maingay. Pag mas mataas yung inyong canister, ibig sabihin, mas mahina yan siya. So, bakit siya mas mahina? Explain natin. Kasi yung ingay, mas mahaba yung tinatravel niya, mas marami siyang baffle sa side na umiikot yung kanyang ingay bago siya lumabas. Kasi kung kunwari, for example, kung wala tong muffler, nakakat yan dyan, di ba sobrang ingay? Kasi yung noise, labas agad. Ito kasi, sa side nito, kakita niyo yung kapal na yan. Yan, yung kapal na yan. Dyan, sa side niyan, puro yan siya fiber. So, yung fiber, ina-absorb niya yung noise bago siya lumabas. Kaya siya hindi siya ganun kaingay, no? Para sa low, pasadong-pasado to kasi sobrang late. Kasi linapit ko na nga, hindi pa rin siya umabot ng 80. Nasa 70 plus lang siya. Yung stock, trinay ko, nasa 87 something yung stock na yon pag nasa 2.5k RPM. Ito nasa 70 lang. So, pasok na pasok by loto siya. So, supposedly, hindi to siya hinuhuli. Okay? Pag merong papara sa inyo, dapat may decibel meter. Ipapatry nyo mismo para malalaman niya kung malakas ba or hindi. Busy siya. Hindi siya malakas, pero busy siya. So, isa din sa nagustuhan ko nito is, hindi siya umiinit. Kahit long rides na, pag hinawakan mo to, ayan, kahit nasa long rides ka, hindi siya mainit. Lalo, siyempre, lalo na dito, heat guard to eh. Pero kahit dito, hindi siya masyado mainit dahil inoabsorb ng heat yung inyong fiber sa side. Ganyan na kaganyan. Lalo na kung bago pa. So, ngayon, speed naman. So, ayan, speed. Maraming usap-usapan, maraming nagsasabi, pag naka-aftermarket ka, mas mabilis yung inyong motor. Kasi yung makina daw, mas makakahinga kasi yung hangin, dinidiretso niya agad. Okay? Though, ang alam ko, maybe sa ano, sa pag naka-big elbow kayo, effective talaga yon. And pag naka-muffler. Pero sa akin, itatry natin na walang big elbow, stock elbow yung gamit natin at naka-slip-on exhaust tayo. Titingnan natin if may nadagdag ba siya na speed. So, tatry natin siya by 0 to 60 and 0 to 100. Then, i-compare natin siya sa ating stock exhaust if meron ba siyang na-improve. So, ayan, try natin. So, napapansin ko, nag-3 tries ako actually, wala talaga siyang difference. So, paminsan mas mabilis siya, paminsan mas mahina siya. So, parang nakadepende na lang sa rider yan. At disclaimer lang din, hindi ako isang professional na drag racer. Hindi ko alam yung perfect timing na regarding sa mga perfect shifting. Hindi ko alam kung early ba ako or late ba ako. Okay? So, note natin yan, wala siyang difference. Kasi yung stock muffler naman natin is okay naman siya. Nakakahinga naman ng maayos yung motor natin. Unless na lang yung mga higher CC or mga big bike, yung pinapalitan na nilang exhaust, nakakahinga talaga ng maayos yung kanilang motor dahil yung mga higher CC, yung mga liter bike, mga 1000cc, is kumukomply ka sila sa emission standards. Kaya nasusurpress talaga yung kanilang noise at yung kanilang muffler. Ginagawa nila, nagpapalit sila ng exhaust, kaya malaki talaga yung difference. Pero sa ating mga motor, like example natin, Explorer natin na 250cc, kahit stock exhaust naman, nakakahinga naman siya ng maayos. Kaya wala siyang difference sa napapansin nyo. And if curious ka naman sa performance modes na dinagdag ko sa aking motor, then you can check this video down below. And thank you for watching and ride safe!